Magandang araw mga Kadmenger. Gagawa tayo ng yema spread. Ito ang ating mga kailangan. Condensed milk and pressure cooker. Pang, tanggalin ang balot sa condensed milk. Tapos na balatan ng mga lata. Ilagay natin ang mga lata sa pressure cooker. Lagyan natin ng tubig. Dapat ito ay mapuno at lubog ang mga lata. Natin ang ating pressure cooker. Hintayin din ito kumulo. Sinirit ang pressure cooker. Set natin sa 30 minutes ang timer. Tapos pakuluan, palamigin muna ito. Ay malamig na. Buksan na natin ang lata. Finish product mga Kadventure. Ipad sa malinis sa container upang hindi ito maglasang kalawang. Trivia time! May ititrivia ako sa inyo. Alam nyo ba kung bakit naging yema ang gatas? Kasi ang gatas ay isa sa source ng protina. Kaya nagiging yema ang gatas dahil ang protina ng gatas kapag nainitan ng sobra at matagal ito ay nagiging denatured protein. Kaya namumuo ito. Kaya kondensada ang ginagamit natin kaysa sa evaporated milk. Dahil mas kaunti ang water content nito. Adventure, before we end talaga, may isis-etetic lang muna ako sa ating ginamit na video editor. So kung dati napapansin natin, hanggang 1080 pixel lamang inaabot ng vlog natin. Ngayon, mas malinaw na ang aabotin natin ngayon dahil mas malinaw at mas maganda na ang ating magiging viewing pixel range. And ito ay simula sa 1080 magiging 4K 60 frame rate per seconds ang ating magiging vlog. But this is supported by CapCut. So thank you sa mga gumagamit ng CapCut and sana ginagamit pa rin natin ito dahil ito ay libreng app na hindi nagagamit ng mga tao na iba na gusto mag-edit. So, if you like to vlog something, pwede nyo gamitin ang CapCut for future vlogs. And if you want to submit your video to your YouTube channel or upload it to your YouTube or Facebook, yung ating social media, mas malinaw na ang aabutin ng ating vlog. By the way, that's all. Sige, magpapaalam na kami.